Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek prayer gathering. Ako po si Pert, one of the primary leaders ni Pastor Albert. And nagpapasalamat po ako kay Pastor for giving me an opportunity na makapag-share ng mabuting balita sa inyo sa gabing ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pinupuri at dinadakila ka po namin sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa opportunity na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita kahit saan man po kami naroroon, Lord God. Samahan niyo po kami and we pray, Panginoon, na sa bawat mensahe, bawat salita na maihahayag, Panginoon, sa gabing ito, gamitin niyo po ito mightily, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
Sa panimula po, may gusto lamang po akong i-share sa inyo. No? Alam niyo po ba na sa buwan ng June na ito, meron pong tinatawag na Global Day of Parents. Ito po ay ginaganap tuwing June 1st. No? So napakaganda po pala nga buwan ito dahil dito po pinapakita, no? At tinuturo po sa atin on how can we honor our parents. And ito po ay paalala sa bawat isa at bawat anak na i-honor natin ang ating mga magulang, no? Pero wag lamang po natin sanang i-honor yung mga magulang natin sa araw lamang na ito, kundi po ito po ay paalala sa atin na i-honor po natin yung mga magulang natin sa bawat araw. Kaya naman po ang topic po natin o ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay pinamagatan pong Honor the Father and the Mother, na mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 12. Para sa bawat anak, we're going to talk about on how to honor our parents. And for the parents naman po, how to live an honorable life. No? Tama po na dapat ang bawat anak i-honor ang kanilang mga magulang. Pero paalala, mga magulang, dapat makita rin ng mga anak na namumuhay ang mga magulang na marangal at kagalang-galang. So we need to balance things sa mensahe po natin sa gabing ito, no? And ang sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12 na mababasa po natin, sabi po dito, "Honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you." Sa Tagalog po, sabi po dito, "Igalang mo ang tatay at nanay mo para ma-enjoy mo ang mahabang buhay sa lupang binibigay sa iyo, ako si Lord ang Diyos mo." Sa 10 utos po ng ating Diyos, ito pong panglimang utos o ikalimang utos po ang may kasamang pangako at pagpapala sa bawat sumusunod sa utos na ito. Pero ang nakakalungkot po, maraming tao o anak ang hindi ito nagagawa, yung paggalang at pagrespeto sa kanilang ama at sa kanilang ina. And aminin po natin, no, na marahil po sa atin o marami po sa atin, maging ako, is nagagawa rin po yun na parang nadi-disrespect yung mga magulang po natin, no? And let's face it po, mga kapatid, no, na sa panahon din po natin ngayon, maraming bata o anak na ang walang respeto o paggalang sa kanilang mga magulang. At ang nakakalungkot po, madalas sa mga post or balita, maririnig natin yung mga pananakit ng mga anak sa kanilang may edad na magulang or even yung mga apo sa kanilang mga lolo at lola, no? And maybe sometimes, no, iniisip natin na ang mga magulang hadlang sa kaligayahan ng mga anak. Parang ang KJ naman nila, daddy o mommy, no? Pero ito po ay paalala sa atin, no, that honoring your father and mother is being respectful in word and action and having an inward attitude of respect for their position. No? Ang pag-honor po sa ating mga magulang, it needs words, action, and at the same time po, ano, kinikilala po natin yung katayuan ng ating mga magulang sa buhay po natin. At alam po natin na the home is the foundational institution of our society. Sa pamilya po, nagsisimula po lahat. Family is the main foundation of the society. Kung walang pamilya, walang lipunan. Kung walang lipunan, syempre, wala ring bansa. Kung walang pamilya, o kung wala ang pamilya, marahil syempre, wala tayong lahat dito ngayon. Kaya mahalagang makita po natin ang halaga ng isang tahanan o ng isang pamilya, dahil dito nagsisimula lahat. Kaya naman,
In the home, God has established an order that is to be strictly followed. Kailangan po masundan natin yung in-establish na order ng ating Panginoon. At ano po ba yung order na yon? Siyempre, number one, the husband or father is to be the head of that home, submitting himself the will of the Heavenly Father. Dapat po ang ama, siya po yung leader ng tahanan natin. Sila po yung, di ba nga po sila yung haligi ng tahanan. Sila po yung magiging foundation ng bawat pamilya. And kung isipin po natin, dapat po ang isang ama, no, di ba po ang mga asawang babae, sila po ay magsasubmit sa asawang lalaki. Pero ang ama, sila naman po ay magsasubmit dapat sa ating Panginoon. So, ang mga babae naman po, the wife is to be in subjection to her husband. Not as his doormat, but as his helpmate o katuwang. Ang wife naman po, dapat daw po sila yung katuwang ng mga asawa. Asawang lalaki, no? And the children are to submit themselves to their parents. And in doing so, will be blessed of the Lord. Ito po yung order na binibigay sa atin. O ito po yung order na in-establish ng ating Panginoon para sa pamilya natin. And if this order is followed, then the home will be blessed and will be a blessing to all those involved in it. Kung gusto po natin magkaroon ng pagpapala sa ating pamilya, sa ating tahanan, kailangan po masundan natin o ma-establish din po natin yung order sa pamilya natin. Pero ang problema po kasi sa panahon natin ngayon, nagkakaroon po ng disorder because may mga ama na hindi nagiging ama sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya. At the same time, may mga ama po na hindi nakakapag-submit sa ating Panginoon, no? At meron din pong mga ina na hindi na siya parang katuwang. Minsan na po siya ay nagiging head ng family, no? At syempre, yung mga anak na hindi na marunong sumunod at igalang ang kanilang mga magulang. Kaya naman, sa gabi ito, sa pag-aaral po natin sa gabi ito, no, makatutunan po natin na i-establish yung order sa family po natin. Especially for those children, yung mga anak po na nanonood ngayon, no. Matuto po tayo sa pag-aaralan natin kung paano po ba natin igagalang ang ating mga magulang. Sabi po dito, when we are out of step or order in the home, we will be out of step with God and with our fellow human. Sa atin pong relasyon sa ating mga magulang, natututo muna tayo kung paano magpasakop sa Panginoon at kung paano tayo maglilingkod o makitungo sa ating kapwa. And today, we will find that there are instructions here for both parents at the same time for every children o sa bawat anak, no? So, how to honor the father and the mother? This is an instruction for every parents at the same time, especially for every children. Meron pong tatlong puntos sa topic po natin. Number one is, there is a respect that is demanded. So, ano po ba yung dinidemand sa mga anak, no? Ito po ay para sa mga anak na nanonood po ngayon, no? Number one po, there is a respect that is demanded, no? So, ito po ay para sa mga anak. And ano po ang demand para sa ating mga anak? Number one, an elevation to recognize. Ibig sabihin po nito, a high regard or respect to our parents. Sabi nga po sa Ephesians 6 verse 2, honor your father and mother. And alam niyo po ba, sa Greek word, ang ibig sabihin po ng salitang honor is to revere, prize, and value. At iba pa pong kahulugan ng honor is to give great weight to or to hold as valuable. So, children,
are to hold mom and dad in high respect. Kailangan po ang mga anak ay binibigyan ang kanilang mga magulang ng mataas na paggalang, no? Hindi lamang po sila mga older guy na sisirain yung or babasagin yung kasiyahan natin. They have been placed by God in our life to become overseer until every one of us reach maturity. And kung maalala po natin in the early stage of our life, no, habang tayo po ay mga bata pa at na lumalaki, marahil marami po sa atin ang naka-experience na i-question yung mga sinasabi or inuutos sa atin ng mga magulang natin, no. Pero tandaan po natin that while a child is maturing from birth to adulthood, they are to be in absolute subjection to their parents. Dapat po, habang ang mga anak ay bata pa, at the same time, no, papalaki pa lang, ang bawat anak po, dapat po, meron po siyang marunong pong mag-submit yung mga anak sa kanilang mga magulang. Tayo bilang anak ay dapat lubusang magpasakop sa ating mga magulang. And children are to offer unquestioning obedience to their parents. When a child refuses to obey his or her parents, they are in fact refusing to submit to the Lord. So, tayo po pala bilang anak, dapat po, no, yung pagsunod po natin sa ating mga magulang is walang pagtatanong o walang halong pagdududa. Dapat po, pag tayo po'y sumunod, ay hindi na po natin sila tinatanong, bakit ko ba kailangan gawin to? Kundi dapat sundin po natin sila, no, at matuto po tayong mag-submit sa kanila. And sabi po sa Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sa Tagalog po, ang sabi, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay, kasi masaya ang Panginoon pag ginagawa nyo yan. Gusto po ba nating mapasaya ang ating Panginoon? Siyempre naman po, no? But the question is, are we obeying our parents? Sinusunod po ba natin yung ating mga magulang, no? Sino po dito ang aamin na may panahon at pagkakataon na sumusuway o nasusuway natin yung mga magulang natin up until now, no? And kung titingnan po natin, medyo nakakatakot na po at nakakalungkot po yung panahon natin ngayon, no, na marami ng mga anak ngayon ang walang paggalang sa kanilang mga magulang, at ito rin po ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa Diyos. Kasi nga po, sabi po dito, masaya ang Panginoon pag ginagawa natin yon. So, napapasaya po ba natin ang ating Panginoon kung alam natin na nadi-respect natin yung mga magulang po natin? At ito po ay tanda ng malalim na ugat ng kasalanan sa ating mga buhay. Eh, paano po yun, Kuya Pert, kung hindi gaanong kabuti o ka-honor-honor yung mga magulang po natin? Ano po ba yung kailangan natin gawin? Ano po yung kailangan kong gawin? Meron po akong nabasa at ang sabi po is, honoring or honor is giving respect not only for merit but also for rank. No, ang respeto hindi lamang po siya nakabase sa kabutihan o katangian ng pinagbibigyan po natin, kundi pati sa katungkulan o posisyon ng taong iyon. No? Di ba po ang magandang example po dito yung mga politician? Not everyone of us gusto yung mga politician, pero ina-acknowledge po natin yung katayuan po nila. As much as possible, sa atin din pong mga parents, sa ating mga magulang, no? When it comes na kung nakikita natin na parang hindi honorable yung pamumuhay ng ating mga magulang, ay dapat igalang pa rin po natin sila. Children of all ages should honor their parents
regardless of whether or not their parents deserve honor. Mga kapatid, mga anak, deserve man po ng mga magulang natin or hindi, yung honor is dapat ibigay pa rin po natin iyon sa kanila. So dito po natin makikita on how we can elevate the respect to our parents. Deserve man po nila ito or hindi. And dito rin po papasok yung second point natin. An esteem to render. Ibig sabihin po, pagbibigay ng respeto sa kanila, no? Kung kanina dapat ma-acknowledge natin na irespeto sila o itaas natin yung irespeto na binibigay natin sa kanila, dapat mas maibigay pa natin, mas maitudupad po natin yung honor o paggalang na deserve ng mga magulang po natin. As we grow older, we are continuing to regard our parents with great respect, no? At sa panahon po na iiwan na po ng mga anak ang kanyang mga magulang, pag ito ay nag-asawa na o bumuo na ng pamilya, at this time, we are no longer under the direct authority sa mga magulang po natin. And in other words, no, wala na sila sa tabi natin para sabihin yung mga dapat natin gawin. At kung isipin po natin, no, parang masaya naman nun, no, na parang yung mga magulang natin, hindi na natin sila kasama pag tayo po ay meron ng pamilya o bumuo na tayo ng pamilya. Nag-asawa na po tayo. Pero ito po ay paalala sa ating mga anak, no, na even though we leave their home or and leave their authority, we are still to respect our parents and we are to call to mind the sacrifice they have made to bring us into the world and to nurture us to maturity. Dapat po, huwag nating kakalimutan na igalang pa rin yung mga magulang natin. At the same time po, huwag nating kakalimutan yung mga sakripisyo na binigay ng mga magulang natin, sa atin, ng mga anak. And tandaan po natin, wala tayo sa mga kinatatayuan po natin ngayon kung wala yung mga magulang natin. We owe them our respect, at the same time, they deserve nothing less. Kaya naman, ibigay po natin yung pinaka-the best para sa kanila, no? Yung mataas na paggalang sa kanila. And a great example for this is syempre yung ating Panginoong Jesus, no? Then, nang siya po ay 12 years old, siya po ay nag-submit sa kanyang mga magulang, and nung panahon na po siya ay mamamatay sa krus na o as a dying man, he remembered to honor his mother. No? Dito po pinapakita ng ating Panginoong Jesus na kailangan po nating igalang, ibigay yung mataas na paggalang sa ating pong mga magulang. And pangatlo po sa demand sa ating mga anak is an experience to regard. Isang karanasan na dapat igalang. Ano po bang ibig sabihin nito, no? Ang problema po sa panahon natin ngayon is hindi na sumusunod ang mga anak sa mga magulang. Hindi na rin po sila marunong makinig, no? Sa panahon po kasi ngayon, no, na social media technology, hirap na pong makinig yung mga anak sa mga magulang. Kaya makabubuting tandaan nating mga anak na ang mga magulang ay nagsasalita mula sa karanasan nila. Yung mga bawat sinasabi po ng mga magulang natin is based na rin po sa experience or mga bagay na naranasan nila noon bilang mga anak. Ang kanilang pabala ay ibinibigay upang gabayan tayo bilang kanilang mga anak sa tamang landas at patnubayan tayo sa maraming mga hadlang sa buhay. So, may kasabihan niya po, experience is far wiser than ignorance. It is an ignorant child that refuses the counsel of wise. At sino po ba yung mga wise na yon?
syempre po, yung mga experienced parents natin. Sila mismo po, no, na nakadaan na kung nasan man po tayo ngayon. So, matuto po tayong makinig sa mga magulang po natin. Tandaan po natin, bago maging magulang, yung mga magulang natin is naging anak muna rin po sila. Maybe right now iniisip natin, hindi natin kailangan o hindi natin nauunawaan yung mga pinapayo ng mga parents natin. But somehow, someday, maintindihan din po natin yung mga sinasabi nila pag tayo po mismo ang naka-experience na nito. No? Sometimes, young people come to realize with deep regret that if they had followed the counsel of their parents, they could have avoided much heartache both for themselves and their family. No, may mga gantong sitwasyon po ba tayong nararanasan o nangyayari sa atin na minsan napapasabi na lang tayo na kung nakinig lang sana ako, sana ganito, hindi sana ganito. Kung sinunod ko lang sana sila, mami at daddy, o si tatay, si nanay, sana okay yung lahat. Maraming bagay siguro tayong may iwasan kung tayo po ay natututo or matututong makinig. No? Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. May pagkakataon pa po tayo na pakinggan at sundin yung mga magulang po natin. Pangalawa po sa points natin sa gabing ito is there is a respect that is deserved. Kung kanina po, tungkol sa mga anak, ngayon naman po, ito ay para sa mga magulang. No? Meron pong kasabihan at ang sabi po is honor begets honor. Ano po ba ibig sabihin ito? It means that when you show respect and integrity towards others, you are more likely to receive respect and honor in return. Kumbaga, kung ano yung binigay mo sa iba, yun din yung babalik sa iyo. No? And to all parents, children will have a difficult time respecting a parent who hasn't lived a life worthy of honor. Ito po ay paalala sa mga magulang, no? Mga parents, do you live a life worthy of honor? Ang mga magulang po ba na nanonood ngayon, namumuhay po ba kayo or tayo, ang bawat isa, na worthy of respect or honor? So we need to balance things po dito, no? So yes, children should obey and honor their parents, but parents should live a life of honor. Parents, do you earn the respect of your children? Meron pong tatlong reason or tatlong paraan on how parents can earn the respect of their parents. Number one is by our faithfulness or by your faithfulness. No? Parents needs to remember that children will respect a life that is lived faithfully. Children long to see their parents living with their best interests at heart. When a child knows that mom and dad really care about what happens to them, they will respond to that display of love. No? Aminin po natin, no, maraming mga magulang ngayon gusto maging magaling yung mga anak nila. Mahusay, mabuti. And bakit nga po ba gusto ng mga magulang na ganun yung anak nila? No? Dahil po, minsan ang primary concern ng mga magulang, kaya gusto nila na maging mahusay, magaling yung anak nila, is yung ano yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanila. Kumbaga po, nakafocus yung mga magulang na maging the best yung child nila up to the point na nakakalimutan nila na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At the same time, maibigay
yung tamang atensyon, tamang love sa mga anak nila. No? And maraming magulang din po ang nalulungkot at nadidismaya pag hindi nangyayari yung mga plinano nila para sa mga anak nila. And tandaan po natin, no, sa mga magulang po, a parent's duty to their children is to love them unconditionally and faithfully place their needs ahead of your own. Ibig sabihin po nito, paramdam po natin sa mga anak natin na love natin sila unconditionally. Regardless man po na nagkamali siya, at the same time, no, hindi man sila sumusunod, mahalin pa rin po natin sila. No, and ibigay po natin yung mga pangangailangan nila higit pa sa mga pangangailangan po natin. And when kids saw their parents' love to them, they will respond to that kind of love. No? Pag nakita po ng mga anak yung pagmamahal ng parents nila sa kanila na parang unconditional, yun din po yung magiging response ng mga anak nila sa kanilang mga magulang. Also, when the children saw the faithfulness of their parents in God, they will come to believe and do the same. Ito po yung maganda, no, sa atin. Ito po yung maganda sa mga magulang na paalala sa atin, no, na kapag tayo po ay faithfully na sumusunod sa ating Panginoon, yung mga anak susunod din po sa ating Panginoon. Gagayahin po yung example na ipinapakita nyo po sa kanila. Minsan po, hindi po sa lakas ng boses mas nakikinig ang mga anak, kundi kung paano ito ipinapakita ng mga magulang. No? No? Kahit na po mag-megaphone tayo, malaking speaker, kung hindi po pinapakita ng mga magulang yung tamang paraan, yung unconditional love at yung faithfulness ng mga magulang, hindi po matututong sumunod yung mga anak sa atin. Pangalawa po, by our fairness. No? Earn respect by being fair. Sa paanong paraan? When parents are firm in what they say, but they are tempered in their action by love. Ibig sabihin po, pag meron pong paninindigan sa salita ang mga magulang or sa sinasabi ang mga magulang, at the same time, no, yung kilos po nila is nandun pa rin po yung love sa mga anak. No? And dito po papasok yung paraan, dalawang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang. Meron daw pong dalawang paraan ng pagpapalaki ng mga anak. Number one is yung pagdidisiplina o discipline. Ito po yung pag sumusuway yung anak, syempre, gagamit po tayo ng force or yung pamamalo. Pangalawa po is yung liberty or yung kalayaan o hayaan natin, hayaan yung mga anak na gawin yung gusto nila. And dito po sa liberty, dito po papasok yung pagsasabihan lang yung mga anak, pagsasabihan yung mga maling nagawa, at to the point na tinatakot na lang sila, nagsisigawan na lang, pero walang pagdidisiplina na nangyayari. So, ang tanong, mga magulang, kung kayo po ang tatanungin, alin pong paraan kaya dito ang dapat gawin? Discipline or liberty? So, dapat po maging fair tayo, no? Parents, if you want to be fair, you need to discipline them and give them liberty. Kailangan po nang gawin ito both. Hindi lamang po laging disiplina, hindi lamang po laging liberty o pahahayaan lang po natin sila. So, sabi po sa Proverbs 13:24, sabi po dito, ang magulang na hindi dinidisiplina ang anak, hindi nagmamahal sa anak. Pero kung mahal niya ang anak niya, iko-correct niya 'yon. No? So, parents, mga magulang, ang pagdidisiplina po sa ating mga anak
o sa mga anak, ito po ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. And sa mga anak po, pag tayo po ay kinokorek, tayo po ay maging thankful o pagpasalamat dahil pinapakita po nito na love talaga tayo ng ating mga magulang. Na gusto lamang po ng mga magulang natin na maging maganda yung buhay natin, no? Sabi po sa Proverbs 29 verse 17, disiplinahin mo ang anak mo at magiging peaceful ang buhay mo. Sasaya ka dahil sa kanya. Sa mga magulang po, kung gusto po natin ng peaceful na buhay, pero parang hindi po, no? At kung gusto po natin maging masaya yung buhay natin, turuan po natin o disiplinahin po natin yung mga anak po natin. Disiplinahin po natin sila sa tamang kaparaanan po. And any parents who refuse to apply the Board of Education to seat of learning is doing his children a great injustice. Dadating po talaga yung time na kailangan ng disiplina ng mga anak. O disiplinahin yung mga anak. At may time din po na ang mga anak ay kailangan din lumago personally. Doon po papasok yung liberty or yung freedom, no? Parents, minsan kailangan din hayaan ang mga anak na matuto on their own, no? Kagaya po ng tinuro few weeks ago ng ating pastor na about sa apprentice, no? Sino po yung nakakaalala ng message na yun? Na huwag po nating hayaan yung mga anak na hindi matuto sa buhay. No, na parang binibigyan natin sila ng pass sa mga temptation, trials, and test sa buhay. So kung sa bahay, mayroong pagdidisiplina, sa buhay din po, mayroong disiplinang nangyayari. And hayaan po na ng mga magulang na dumaan sa pagdidisiplina sa buhay yung mga anak nila. Parents, mga magulang, your job is to find that place where they can be themselves and still learn that God has a plan for their lives. Tulungan po ng bawat magulang ang kanilang anak na makita yung sarili nila na lumalago sa area na yun. At the same time, no, na tulungan din po sila sa pamamagitan po ng mga turo ng ating Panginoon na mangyari po yung pinaplano ni Lord sa buhay nila. Amen po. Pangatlo po is by fruitfulness. By fruitfulness. Parents earn respect from their children when they can see their parents investing their lives in their children. When you give them love and time and patience and encouragement and hope, they will respond with respect and love of their own. So, tanong sa mga parents, how much do you invest to your children? Are you giving enough time, love, patience, encouragement, hope sa mga anak po? Yes, yung mga anak po ay kailangan ng mga material na bagay. Kailangan din nila ng mga bagay na pwedeng gamitin nila sa bawat araw. Pero higit sa lahat, kailangan po ng mga anak is yung oras, atensyon, panahon na nanggagaling sa mga magulang po nila. So, sa mga anak po na nanonood ngayon, pasalamatan po natin yung mga parents natin na binibigay lahat ng pangangailangan natin. Shout out po natin yung mga parents natin, no? Children have much to be thankful for in their parents. However, too many are too immature and too self-centered to see that. Ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon, no? Na hindi na po napapahalagahan ng mga anak yung effort ng mga magulang.
And up to the point na huli na po yung lahat para makapagpasalamat yung mga anak sa mga magulang. Kaya naman, mga anak, sa mga anak na nanonood dyan, huwag po nating sayangin at hayaan na hindi natin maipakita o maiparana sa mga magulang natin kung gaano tayo kapalad na sila ang mga magulang natin. Honor them while they're here. Honor them while we can. Habang kaya nating i-honor, igalang, ipakita yung love natin sa kanila, pakita po natin. Habang nandito pa yung mga magulang natin, ipakita po natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal at gaano natin sila igagalang. Habang hindi pa po huli ang lahat, pasalamatan at i-honor po natin sila. Sabi ko nga po kanina, no, yung utos po na ito, yung ikalimang utos po, ay isang utos na mayroong kasamang pagpapala. Kung kanina po ang pinag-usapan natin is tungkol sa mga anak, ngayon po ay sa magulang, dadako naman po tayo sa pangatlo. And that is a reward that will be delivered. Meron daw pong pagpapala pag tayo raw po ay sumunod sa utos na ito. Sabi po sa Ephesians 6:2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, sa verse po na ito, makikita po natin, no, and it contains not just the don'ts and do's natin sa mga magulang po natin, no, yung mga do's and don'ts para sa mga magulang natin. It also have a great promise para sa mga taong sumusunod o mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang, no. Meron pong pangako ang ating Panginoon sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa ating mga magulang. And ano po ba yung reward na yon, no? What are the rewards when we honor our parents? Ano raw po yung rewards pag tayo po ay nag-honor or in-honor natin yung mga magulang natin? Number one is, our days will be lengthened. Yung buhay daw po natin ay mahaba. No. When one honors his parents, his or her parents, as he ought, then God has promised him longer days upon the earth. No. Gusto po ba natin ng mahabang buhay sa mundong ito? I-honor po natin yung mga magulang po natin. And it can be said also na pag tayo po ay hindi rin sumusunod sa mga magulang natin, syempre, iiksi raw po yung buhay natin or merong curse o sumpa na papasok po sa buhay natin. Kaya kung gusto po natin na mas mahabang buhay sa mundong ito, sundin at irespeto po natin yung mga magulang po natin. Pangalawang rewards po is, our days will be lightened. Not only does the Lord promise length of days to those who obey or honor their parents, He also promise blessings to those who choose this wonderful way of life. No? Kung gusto po natin ng pagpapala, magandang pagpapala sa ating mga buhay, ay dapat po sundin natin yung utos ng ating Panginoon. No? And sa pagtatapos po, no, bago po tayo magtapos, ay meron pong isang kwento about kay George Washington, the first president of the United States. And si George Washington po is, meron siyang desire na maglayag sa karagatan. And nung panahon po na ready na siya at nakahanda na yung mga gamit niya, nasa barko na at magpapaalam na siya sa kanyang nanay, no, nakita niya yung nanay niya teary-eyed o malungkot at mabigat yung puso. And
nung nakita ito ni George Washington is, tinawag niya yung isang tauhan ng barko at sinabi na kunin yung mga gamit niya at ibaba sa barko. And sabi niya sa kanyang ina is this, no? He said, I will not leave and break my mother's heart. Wow, grabe po, no? Meron po ba tayong ganung desire sa puso natin, tayong mga anak, na hindi natin iwan, pababayaan yung mga magulang natin. At the same time, hindi po natin sisirain o babasagin yung puso ng mga magulang natin. And ang sabi po ng nanay ni George Washington, no, as a response sa sinabi niya is this, no? George, God has promised to bless the children that obey their parents. Yun po yung sabi ng nanay ni George Washington, na ang pangako po ng Panginoon na pagpapalain daw po ang ating Panginoon yung mga anak na ino-honor o sumusunod sa kanilang magulang. And truly enough po, ganun po yung nangyari kay George Washington. God did bless his life and still uses his influence up to this day. And George Washington was considered as one of the greatest, or great, one of the great president of the United States. Grabe po, no? When a children or a child respect, honor, and love their parents, bumabalik din po sa kanya yun. At ibinabalik din po ng Panginoon sa kanya yung pagpapala na nararapat sa mga tao na sumusunod sa utos niya. And isa pong paalala para sa atin at sa mga anak na nanonood po ngayon, na yes, merong pagpapala sa mga taong sumusunod sa kanya, pero at the same time, meron din pong sumpa when we mock, at the same time, disrespect our parents. Sabi po sa Proverbs 30 verse 17, a man who mocks his father and despise his mother shall have his eye plucked out by ravens and eaten by vultures. God has cursed those who refuse to obey their mother and father. Kaya naman, sa mga anak na nanonood ngayon, treat your parents with the respect they are due and worth of. Will be blessed. Kaya naman sa mga anak na nanonood ngayon, no, ito po ay paalala sa atin na huwag nating hayaan o huwag nating i-disrespect yung ating mga magulang. No, dahil sabi nga po dito, meron nang nakalaang sumpa o meron na nang idiniklarang sumpa, binanggit na sumpa ang ating Panginoon for those people na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Isa po pong paalala para sa mga anak is this, children that treat their parents with the respect they are due and worthy of will be blessed of the Lord. Ang mga anak na tinatrato ang kanilang mga magulang ng may paggalang na nararapat at karapat-dapat sa kanila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Mga anak, if you want to be blessed by God, honor your parents. Honor your father and mother. And sa mga magulang po, no, if you want your family to be blessed by God, be a good example for your children so that they can follow your example. Sa pagtatapos po, no, as I prepare and as nung pinag-aaralan ko po yung message na to, no,
natanong ko rin po yung sarili ko, no? And na kung na-honor ko po ba sila mami at daddy. And at the same way, na-realize ko po na maraming pagkakataon po pala that I was very disobedient pagdating sa kanila. And yet, kahit ganun po yung nangyayari or nagagawa ko is nandyan pa rin po sila para suportahan ako at mahalin kami. Kaming magkapatid, no? And shout out po sa aking parents dyan, kay mami at daddy, na patuloy na pinapakita, pinaparamdam yung love nila sa amin. And we are thankful sa effort na binibigay niyo po sa amin, magkapatid. And we love you, mami and daddy. And I thank God na rin dahil kung hindi dahil sa kanila, marahil po ay wala rin po ako dito ngayon. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa effort at mga investment na ginawa ng aking mga magulang sa amin. Yung love na binigay nila, yung time, resources, yung needs namin. So, thank you po sa ating Panginoon dahil binigyan niya po kami ng ganitong mga magulang. At ito rin po ay paalala sa bawat isa sa atin, no? Yes, we may not always understand them or agree with them. Hindi man po natin sila naiintindihan, hindi man po natin sila nakakasundo sa lahat ng oras, panahon. But they are our parents. Sila po ay magulang natin. And they deserve all the love and respect that we can possibly give to them. No? Kaya mga anak, sa mga anak dyan na nanonood po, ibigay po natin yung nararapat na love at respect sa ating mga magulang. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, for reminding us bilang mga anak na dapat po pala, Lord, ay i-honor namin yung mga magulang namin, hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon ng aming buhay, maipakita at maparanas namin, Panginoon, yung love at respect na deserve po nila, Lord God. We also pray, Panginoon, sa bawat magulang na kasama namin, na nanonood ngayon, we pray na mag-stand sila at mag-set sila ng example, Lord God. Example na pwede naming sundan, pwede naming pakatutunan, Panginoon, at may apply din po sa buhay namin. Lord, we know, Lord God, that when we obey this commandment, Panginoon, na tinuro niyo po sa amin, ay meron din pong reward na nag-iintay sa bawat anak, bawat pamilya na sumusunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya naman, Lord, give us the desire at the same time na passion na gawin yung kalooban niyo po para sa aming mga buhay. We pray tonight, Lord, na sa bawat anak, magulang, Panginoon, ay magkaroon po kami ng sense of responsibility. Yung order na in-establish niyo po sa amin, Panginoon, nawa is ma-apply namin iyon sa aming pamilya, sa aming mga buhay, Lord God. And we pray, Panginoon, for your guidance, Panginoon, sa bawat pamilya na nanonood na kasama namin ngayon, Lord God. Bless them, Panginoon, and we pray for your protection and guidance para sa kanila. Maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng kapurparangan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo sa ating pong prayer time mamaya.